taong 1970, Hilongos, Leyte. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan akong magsasaka sa aming baryo. Sa kadahilan ng ito ang pangunahing pinagkakakitaan ng aking mga magulang. Dito na rin ako iminulat ng aking mga magulang dahil naniniwala sila na ako lang din ang magmamana ng lupang sakahan na iniwan ng lolo ko. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Hernan. Bagaman mangmang ako pagdating sa aspeto ng edukasyon. Ngunit hindi iyon naging hadlang para sumuko ako sa hamon ng buhay. Bagkus ay nagsikap pa akong mabuti, hindi para sa aking sarili, kundi para na rin sa aking mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan lang umikot ang aking buhay sa maghapon. Kumbaga tanim rito punla roon at ani naman ang mga prutas at kung ano-ano pang pwedeng pakinabangan. Ngunit may mga usap-usapang kumakalat sa aming baryo na may isang ermitanyo sa bundok ang nangangatay ng mga aswang. Noong una mga kalakbay, ay hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga matatanda sa aming baryo. Dahil para sa akin, ang salitang aswang ay hindi saklaw ng malawak kong kaisipan at malalim kong pangunawa. Kumbaga para sa akin, isa lang itong haka-haka ng matatanda sa aming lugar. Subalit ayon sa aking mga magulang, totoo daw ang mga aswang sa aming lalawigan na ordinaryong tao sa umaga. Ngunit nagiging mabalasik na baboy ramo o dili kaya ay dambuhalang aso sa tuwing sumasapit ang gabing bilugang buwan. Dagdag pa ng mga ito sa akin, natotoo rin ang usapin tungkol sa matandang ermitanyo na kumakatay ng mga aswang. Ayon pa sa Tatay Reming, na bumababa lang ng kapatagan ang matandang iyon kapag may nababalitaan itong aswang na pagala-gala sa isang baryo. Ayon pa sa aking ama mga kalakbay, na mabuting tao ang matandang iyon na nagngangalang Arsenio at wala na raw itong kasama sa buhay. Marami din daw ang nagbibigay ng tulong sa matandang iyon kapag naglilibot ito sa mga baryo. Dala ng mataas kong kuryosidad, ay nagkaroon tuloy ako ng interes na kilalanin si Mang Arsenio at kung ano ang tunay nitong pagkatao. Pero sabi ng aking ama, hindi ko raw kailangang puntahan ng matandang iyon dahil kusa naman daw itong bumababa sa aming baryo para maglibot at magmasid. Sa paglipas pa ng mga araw, ay nagpatuloy lang naman ako sa buhay magsasaka at nagtatanim rin ako ng mga punong kahoy sa paanan ng bundok. Hindi naman ito kalayuan mula sa aming kubo. Pero ang palaging sinasabi at paalala sa akin ng Tatay Reming, ay mag-iingat ako sa loob ng kakahuyan. Lalo pa nga at maraming nilalang roon ang naglipa na hindi pangkaraniwan para sa isang ordinaryong tao. Hernan, alam kong hindi ka naniniwala sa mga aswang anak. Pero gayunpaman wala rin masama kung susundin mo ang payo kung mag-iingat ka sa loob ng kakahuyan. Huwag mo na rin tangkain panghanapin ang kwebang pinamumugaran ni Mang Arsenio. Dahil ayon sa matatandang albularyong nakakakilala rito, ayaw ng matandang iyon na may nagagawing tao sa kanyang teritoryo. Magkasunod na paliwanag ng aking ama. Oho itay, kaya lang hindi ko po masasabing maiiwasan ko ang teritoryo ni Mang Arsenio. Lalo na't paminsan-minsan, e naiisipan ko rin mga sumagisa. Tugon kong paliwanag. O siya, bahala ka kung ano ang gusto mong gawin. Basta hindi ako nagkulang ng mga paalala sa iyo. Dagdag pang paliwanag ng aking ama. Hindi naglaon mga kalakbay. Tumango lang naman ako sa mga sinabing paalala ng aking ama. Dahil alam ko sa aking sarili na iniiwas lang ako nito sa mga posibleng mangyari sa akin sa loob ng kagubatan. Lalong-lalo na kapag may nakaengkwentro akong nilalang na hindi pangkaraniwan sa mata ng isang normal na tao. Kung kaya naman sa bawat araw na dumadaan, pinagbuti ko pa ang aking pagsasaka. Habang patuloy akong umiikot sa aming taniman, may nakikita na akong matanda na pag-alagala sa parang. Noong una ay hindi ko naman ito pinapansin, sa kadahilan ng baka kakilala ito ng matatandang magsasaka sa aming baryo. Pero dala ng mataas kong kuryosidad, bigla ko namang nilapitan ng kasama kong magsasaka upang magtanong ng ilang bagay tungkol sa matandang lumapit sa kanila. Sa puntong iyon ay hindi naman ako nabigo
nang tapatang sagutin ng isang matanda ang aking mga katanungan ng mahinahon. Aka Pepen, sino po yung matandang lumapit sa inyo kani-kanina lang na may dalang bayong na binigyan ninyo ng mga buhungang kahoy at gulay? Diretsahan kong tanong. Ayun ba, abay si Arsenio, ang matandang iyon ay matagal na namin siyang kaibigan iyo. Bakit hindi ba siya nababanggit ng iyong ama sayo? Alam mo iyo, mabuting tao iyang si Arsenio at sa katunayan siya ang manunugis ng mga aswang dito sa ating baryo. Alam mo rin bang ang suot na damit ng matandang ermitanyo na iyon ay gawa sa balat ng mga aswang? Magkakasunod na paliwanag ni Kapepen. Dahil sa aking mga narinig kalakbay, bigla naman akong ginapangin ng hilakbot sa buo kong katawan. Hindi dahil sa natatakot ako kay Mang Arsenio, kundi dahil sa pananamit nitong gawa sa balat ng mga aswang. Dagdag pa ni Kapepen sa akin na ganoon raw talaga ang estilo ng pananamit ni Mang Arsenio upang pangilagan ito ng mga aswang na gustong manalasa sa aming baryo. At kapag may nababalitaan daw itong angkan ng mga aswang sa isang lugar, eh kusa raw itong pinupuntahan ng matandang ermitanyo para palayasin o kaya ay bigyan ng babala. Matapos kong marinig ang ilang bagay tungkol kay Mang Arsenio, aminado ako sa aking sarili na nagkaroon ako ng interes sa kung ano ba ang tinatangan nitong lihim na karunungan o agimat at kung bakit ganun na lang ang takot ng mga aswang sa matandang iyon maging sa mga karatig baryong malapit sa amin. Kung kaya naman nang matapos ako sa mga gawaing bukid, dali-dali naman akong umuwi sa aming pamamahay para ibalita sa aking ama na nakita ko na si Mang Arsenio. Noong tuluyan na akong makarating sa aming bahay, laking pagtataka naman ng aking ama sa mga sinabi at ikinuwento ko. Dahil ayon dito, masyado para umaaga para bumaba ng bundok ang matandang ermitanyo. Gayong wala namang napapabalitang pagsalakay ng mga aswang. Aba, aba, aba. Masyado yatang napaga ang pagbaba ni Mang Arsenio sa kapatagan. Gayong hindi pa naman anihan ng palay at gulay. Pero anak Hernan, sigurado akong sumasagap ng impormasyon ng matandang iyon sa mga kaibigan niya magsasaka. Kung hindi ako nagkakamali, doon sa may paanan ng bundok may natagpuang patay na medyo malayo na sa ating baryo. At ayon sa mga nakakita sa bangkay, posibleng biktima raw iyon ng gumagalang aswang. Magkakasunod na paliwanag ng aking ama. Hindi naglaon na tumangulang naman ako sa mga inilahad ng aking ama tungkol sa bangkay na natagpuan malapit sa paanan ng bundok. Dagdag pa nito na nakapagtataka rin ang nag-iisang kubo roon na hindi man lang narinig ang pagsalakay ng aswang o sumaklolo man lang sa biktima. Dahil sa pangyayaring iyon, aminado ako sa aking sarili na pinagdududahan namin ng aming mga kababaryo ang matandang naninirahan roon. Subalit nang magdesisyon na kung puntahan ito ng personal kinabukasan, masasabi ko sa aking sarili na wala namang bago o kahinahinalang kilos ang matandang naninirahan roon. Aiho, kanina pa kita napapansin na padaan-daan sa harapan ng aking pamamahay. Sabihin mo may problema ka ba sa isang matandang gaya ko? Magsalita ka, iho. Baka may maitutulong ako sa mga bagay na gumugulo sa iyong isipan at mas makabubuting pumasok ka muna sa aking bakuran para mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Magkasunod na paliwanag at alok ng matandang iyon. Nang marinig ko ang mga sinabi nito mga kalakbay, mahinahon naman akong pumasok sa bakuran ng matandang iyon. Habang kalmado ako nagtatanong ng mga bagay-bagay tungkol sa natagpuang bangkay, hindi kalayuan sa kanyang pamamahay. Pero ayon dito, ang bangkay na natagpuan hindi kalayuan sa kanyang bahay ay isang kawatan ng mga kalabaw. Dagdag pa nito na marapat lang ang ganong kamatayan para sa mga taong kawatan na nagpapahirap sa mga magsasaka. Mas mabuti rin daw kung paunlarin ko na lang ang aking sarili sa aspeto ng pagsasaka. At iwasan ko rin daw na makisawsaw sa mga bagay na wala namang kinalaman sa aking personal na buhay. Ilang sandali pa ay bigla naman akong inaya ng matandang iyon na nagpakilalang si Mang Romulo sa loob ng kanyang tahanan. Maayos naman ang loob ng bahay nito at marami din akong nakitang nakasabit sa mga dingding nito na tila panlaban sa mga aswang. May sundang na doble ang talim, buntet pagi
at botelyang naglalaman ng likidong lana na may nakababad na mga dahon at ugat ng puno. Ayon pa kay Mang Romulo na ang mga bagay na aking nakikita ay sagrado at kaparte lang ito ng kanyang sandata at pananggalang laban sa mga aswang. Paliwanag pa nito na mas pinili niya talaga ang malayo sa mga tao sa sentro ng baryo. Sa kadahilan ng mas panatag ang kanyang kaisipan kapag may mga pasyenteng magpapagamot sa kanya. Habang ang buong bakuran nito ay napapalibutan ng mga osal at buhay na salita. Iho, ngayon alam mo nang hindi ako aswang. Ano pa ang bagay ang gusto mong malaman tungkol sa akin? Siya nga pala kung kakilala mo si Arsenio na isang ermitanyo sa bundok at gumagala sa mga baryo, ay gusto ko ring malaman mo na isa ko sa kanyang mga disipulo na tinuruan niya maging albularyo. Magkasunod na paliwanag ni Mang Romulo. Dahil sa aking mga narinig, bahagya naman akong napanatag at nakaramdam ng kaunting kahiyan sa aking sarili. Sapagkat ang pinaghihinalaan kong aswang ay isa palang tahimik na manggagamot na tumutugis rin ng mga aswang. Nang malaman kong manggagamot itong si Mang Romulo, dito ko na inungkat ang mga bagay-bagay tungkol sa maestro nitong ermitanyo. Pinatotohanan din sa akin ng matandang iyon na totoong binabalatan ng buhay ni Mang Arsenio ang mga aswang na nahuhuli nito upang gawing damit o bahag. Sa katunayan nga raw, may simbolo pa ang mga balat ng aswang na kinukuha ng matandang ermitanyo. Kung saan lahi nahahanay ang mga ito at anong klase ng pangkat ang pinagmulan nito. Dahil sa aking mga nalaman, ay mas lalo naman tuloy akong nangilabot sa kung ano pa ang kaya ni Mang Arsenio. Huwag kang mag-alala, iho, dahil ang mga katawan ng aswang na napapatay ni Manong Arsenio ay ipinapakain ito sa mga insektong kumakain ng laman o karne. Pero ang ulo ng mga demonyong iyon ay tinutuhog ng aking maestro sa buo ng kawayan at inilalagay nito sa bukana ng kuwebang tinitirhan niya. Iyon naman ay hindi para takutin ang mga taong naliligaw sa kanyang teritoryo, kundi isang babala sa mga aswang na gustong manalasa sa mga baryo. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Romulo. Paalala pa nito na marami pa akong mga bagay na dapat malaman sa mga lihim na itinatago ni Mang Arsenio na hindi nalalaman ng mga aswang sa bundok. Dagdag pa nito na kung interesado akong matuto sa pagiging manunugis ng mga aswang at magtanga ng mutya, eh 100%'ng dadaan ako sa butas ng karayom. Matapos ang aming pag-uusap ni Mang Romulo, tapatan ako nagpaalam dito ng mahinahon at nagsabi na babalik na lang ako kapag buo na ang aking pasya sa pagiging manunugis. Kung kaya naman tumangulang ito sa akin at ngumiti habang pinababaunan ako ng sagradong langis sa maliit na botelya ng garapa. Heto, iho, kunin mo at malaki ang maitutulong sa iyo ng langis na iyan. Kusang lilikha ng bula ang botelya ng langis na iyan kapag napapalibutan ka ng mga aswang. Ang bulang nililikha ng lanang iyan ay isang indikasyon lang na maaaring kausap o katabi mo lang ang isang aswang. Magkasunod na paliwanag ni Mang Romulo. Sa pagbagtas ko nga ng daan pa uwi sa aming pamamahay, ay napapaisip naman ako ng malalim kung bakit ganun na lang kalupit si Mang Arsenio sa mga aswang at saan nang gagaling ang lakas lang ng loob nito para balatan ng buhay ang isang aswang. Kung kaya naman ang makarating ako sa aming bahay, tapatang kong sinabi sa Tatay Rami na nakausap ko ang matandang nakatira sa paanan ng bundok. Inilahad ko rin dito ang lalaking napatay malapit sa paanan ng bundok, hindi kalayuan sa kubo ni Mang Romulo, ay pawang kawatan ng mga kalabaw sa kabilang baryo. Aba Hernan, paano mong nalaman na Romulo ang pangalan ng matanda na nakatira sa may paanan ng bundok? Gayong hindi naman ito naglalabas ng kanyang bahay at naroroon lang ito. Isa pa, hindi ko yata alam na manggagamot pala ang matandang iyon. Nakakahiya tuloy at pinaratangan natin itong aswang. Gayong disipulo pala ito ni Mang Arsenio na ermitanyo. Magkasunod na tanong at paliwanag ng Tatay Raming. Makalipas pa ang 5 araw, may natagpuan na namang bangkay ng lalaki sa masukal na talahiban na malapit naman sa isang sapa. Dahil sa aming nabalitaan, bigla naman kaming napatakbo ng aking ama sa lugar na iyon upang makiusyoso. Habang bitbit ko ang botelya ng langis sa aking bulsa,
nararamdaman kong bagya itong umiinit. Sa pagmamasid naman namin ng aking ama sa lalaking bangkay na iyon, nakita ko pang wasakan dibdib nito at halos mabura na rin ang pagmumukha nito sa dami ng kalmot na halos lumuwa na ang magkabilang mata. Kaya naman ang dukutin ko ang botelya ng langis sa aking bulsa. Tuloy-tuloy lang itong bumubula na tipong kulang na lang ay mag-umapo ito sa lalagyan. Habang ako naman noon ay nagpapalingalinga lang sa paligid ko at pinagmamasdan ko ang bawat reaksyon ng mga tao. Walang sabi-sabi nang bigla kong masipat ang tatlong kalalakihan na pawang nanlilisik ang mga mata at nagbubulungan, na parang nagagalak pa ang mga ito sa kanilang nasisilayan na bangkay. Kung kaya naman bigla kong tinapik ang Tatay Reming habang nagsasabi ako dito nang, "Itay, tignan niyo ang tatlong kalalakihan na iyon. Sa pakiwari ko may kinalaman ang mga ito sa mga sunod-sunod na patayan sa mga baryo. Mariin kong bulong sabay turo sa mga taong iyon. Hernan anak, masama ang magparatang sa mga tao, lalong-lalo na kung wala tayong sapat na katibayan. Kaya ikalma mo lang ang iyong sarili. At sa totoo lang ngayon ko lang din nakita ang mga taong iyan. Paalalang tugon ng aking ama." Makalipas pa ang ilang minuto, nanatili lang akong walang imik habang patuloy kong pinagmamasdan ang mga taong iyon. Pero dala ng mataas kong kuryosidad, ay palihim kong minanmanan ang mga ito. Sa pagdaan pa ng mga oras, dali-dali naman kaming umuwi ng aking ama kasabay ang pagpapaalam ko dito na kunwari may dadaanan akong kaibigan. Subalit ang totoo, palihim kong sinundan ang mga taong iyon na sa palagay ko ay pangkat ng mga aswang. Hindi naglaon sa kakasunod ko sa mga taong iyon. Dinala ako ng aking mga paa sa dulong parte ng isang palayan kung saan may nakatirik na lumang kubo. Habang nagtatago ako sa masukal na talahiban, dinig na dinig ko ang usapan ng malalaki nitong mga boses na tila humahagalpak pa ng tawa. "Ibang klase ka rin taka eh. Akalain mong dalawang kawatan na ng kalabaw ang napapatay mo," mariinggit ng isang lalaki. "Tama lang iyong paring Joshua. Dapat lang silang mamatay dahil pasakit lang sila sa mga kababaryo natin magsasaka na umaasa sa biyaya ng lupa. Isipin mo kung paihintulutan natin mga aswang ang ganong gawain ng mga demonyong iyon. Makakain ba ng ating mga kababaryo ang lupa?" Magkasunod na paliwanag ni Mang Takay. "Hindi ka ba natatakot kay Mang Arsenio? Kung sakaling makarating sa Ermitanyong iyon ang ginagawa mong pagpatay sa mga tao?" Patanong na tugon ni Mang Joshua. "Wala naman akong dapat ikatakot sa matandang iyon. Dahil ginagamit ko lang ang aking abilidad bilang aswang na tumulong sa mga tao," mariing paliwanag ni Mang Takay. Nang marinig kong lahat ang pinagsasasabi ng mga ito, marahan naman ako umatras pagapang sa aking pinagtataguan. Ngunit sa kasamaang palad ay naramdaman ko sa aking sarili na may naatrasan akong tao sa aking likuran. Maya-maya pa sa marahang pagpaling ng aking leeg, nakita ko ang isang kasama ni Mang Takay habang namumula ang mga mata at pabulong na umaangil. Noong mga oras ding iyon mga kalakbay, ay hindi ko mapigilan pagtulo ng butil-butil kong pawis sa noo habang nanginginig ang buo kong kalamnan. Ang akala ko nga ng mga oras na iyon, eh katapusan ko na at hindi ko na yata masisilayan pa ang ganda ng bukas. Pero nagkamali ako nang itayo ako ng lalaking iyon habang patuloy itong umaangil at naglalaway sabay-sabi ng, "Otoy, hindi ba't ikaw iyong kasama ni Mang Reming na magsasaka kanina habang nakikiusyoso roon malapit sa may sapa?" Diretsa ang tanong ng lalaking iyon. "Teryo, sino bang kausap mo riyan? Bakit hindi mo dalhin dito ang kausap mo ng makilatis namin?" Pasigaw na tanong ni Mang Takay. Hindi naglaon ay harapan akong dinala ni Mang Teryo sa kanyang mga kasama, habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Pero nang makaharap ko na ng malapitan ng mga ito, napagtanto ko sa aking sarili na totoo pala ang mga aswang na gumagala sa aming baryo. "Utoy, sino ka at ano ang pake mo sa lugar na ito? Minamanmanan mo ba kami at sino ang pinaglilingkuran mong bata ka?" Usisang tanong ni Mang Takay. "Nakita ko siya kanina na nakikuisyoso doon sa kawatan na pinatay mo, Takay. Inamoy ko na rin ang batang ito
at hindi siya isang antingero o magmumutya. Isa pa, wala rin itong bahid na kung ano pa mang lihim na karunungan sa kanyang katawan. At malinis ang dugo ng batang ito. Magkasunod na paliwanag ni Mang Teryo. Sa puntong iyon, bigla naman ako nagkaroon ng lakas ng loob na sagutin ang tanong ng mga ito. Habang harapan ko ding sinabi sa mga ito ang aking mga narinig at nasilayan. Manong, ordinaryong tao lang po ako at wala po akong masamang pakay sa inyong pangkat. Sa katunayan, narinig ko pong lahat ang inyong pinag-usapang kani-kanina lang. Kung hindi po ninyo na itatanong, malugod po akong nagagalak sa kabutihan ng inyong kalooban. Dahil kahit ganyan ang estado ng inyong pamumuhay bilang mga aswang, ay may malasakit pala kayo sa mga magsasaka. Magkasunod kong paliwanag. Dahil sa narinig ni Mang Takay, ngumiti lang naman ito sa akin at pinayuhan akong ilihim na lang sa aming mga kababaryo ang mga nakita at narinig ko tungkol sa kanilang pagkatao. Nangako rin ang mga ito na hindi sila titigil sa pagpatay ng mga kawatan na nagpapahirap sa mga magsasaka. Noong mga oras ding iyon ay hinayaan ako ng mga ito na makauwi ng ligtas sa aming pamamahay. Kaya naman nang marating ko ang aming tahanan, laking gulat naman ang aking ama nang makita nito ang nanlilimahid kong damit na animoy galing ako sa pagpupunla ng binhi. Sa bawat tanong ng Itay Reming, nanatili lang naman akong walang imig. Hanggang sa matapos akong makaligo at magpalit ng damit, ay nanatili lang akong kalmado habang inaalala ko ang wangis nila Mang Takay, Joshua at Teryo. Kaya naman nang lumingon ako sa Itay, bigla naman akong napatanong ng mga bagay na hindi nito inaasahan. Itay, kung sakali ho bang malaman ninyo na may mga nananahan na aswang sa bawat sulok ng baryo natin at gumagawa ang mga ito ng mabuti, sa palagay ninyo katatakutan niyo ho ba sila? Diretsahan kong tanong at paliwanag. Kung opinyon ko ang kailangan mo, anak, ang masasabi ko lang ay hindi natin sila dapat katakutan, lalo na't mabuti ang kanilang ginagawa. Lalo pa nga at marami na rin ang naglipa ng kawatan ng balay at kalabaw sa bukid at kamalig. Mariing paliwanag ng aking ama. Sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap ni Itay Reming, iwinaglit ko sa aking sarili na hindi pala lahat ng aswang at ang may dugong aswang ay likas na masama at mapaminsalang nila lang. Kung kaya naman nang maalala ko si Mang Romulo, ay nagpasya akong dalawin nito kinabukasan. Sa pagsibol nga ng bagong umaga, mga kalakbay, matapos kong dalawin ang aming sakahan at ang gawain kong pagsasaboy ng mga pataba sa lupa, binagtas ko ng daan papunta sa kakahuyan kung saan ko nakita ang kubo ni Mang Romulo. Maya-maya pa nang marating ko ang kubo nito, eksakto namang papaalis na ito sa kanyang kubo. Ayon dito ay pupuntahan daw niya si Mang Arsenio, kung kaya naman wala na akong pagpipilian pa kundi ang sumama rito pakiat ng bundok. Habang naglalakad kami, marami itong ikinukwento sa akin tungkol sa mga aswang na naglipa na sa bundok na namiminsala sa mga katutubong naninirahan doon. At kaya daw kami pupunta roon dahil may responsibilidad pala ito sa kanyang maestro. Makalipas pa ang ilang minuto, ay narating na namin ang yungib ni Mang Arsenio. Pero sa bukana pa lang ng kuweba nito, nakakarinig na ako ng mga umaatungal na boses ng mga nilalang. Kaya naman sa tuluyan namin pagpasok sa loob ng kuweba, nakakita ako ng dalawang aswang na nakagapos. Pawang nakahubot-ubad ang mga ito at puro latay ang katawan nila na tila ba galing sa isang latigo. Habang ang matandang Ermitanyo naman noon ay hinahasa ang kanyang sundang habang nakatingin sa mga aswang na nanginginig sa takot. Subalit nang mapalingon ito sa aming kinatatayuan, bigla naman itong napatanong nang, Romulo, hindi ba't sinabi ko sa iyo na bawal sa aking teritoryo ang mga ordinaryong tao? Mariing sigaw ni Mang Arsenio. Manong, anak po siya ng isang magsasaka na si Raming. Kaibigan po natin sa kapatagan. Mariing paliwanag ni Mang Romulo. Binata, ano ang pakay mo rito? Gusto mo rin bang makakita ng mga binabalatang aswang? Itong mga nakikita mong demonyo ay mapaminsalang nila lang dito sa bundok at walang awang pumapatay ng mga inosenteng katutubo, bata man o matanda. Walang pinipili ang mga ito. Malas lang nila dahil ako ang kanilang nakatapat
at walang puwang sa akin ang awa para sa mga ito. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Arsenio. Manong Arsenio, parang awa na po ninyo, hindi na po kami uulit at magbabagong buhay na po kami. Pakiusap ng dalawang aswang. Maawa at magbabagong buhay. Huwag ninyo akong pinaglolo kung mga lintik kayo. Dahil kahit ano pang pagmamakaawa ang gawin ninyong dalawa, hindi na ninyo maibabalik ang mga buhay na pinatay ninyo. Mariinggit ni Mang Arsenio. Maya-maya pa, habang tinitignan ko si Mang Arsenio sa kanyang mga ginagawa, halos ramdam ko sa aking sarili ang pangingilabot sa buo kong katawan. Lalong-lalo na nang umpisa nitong balatan ng buhay ang mga aswang na iyon. Pakaramdam ko sa aking sarili ng mga oras na iyon. Tila lumulutang ako sa hangin na parang gustong kumalas ng wisyo ko sa aking katawan. Halos sanay na noon si Mang Arsenio kung papaano balatan ng buhay ang mga aswang. Habang patuloy din namimilipit ang mga ito sa hindi maipaliwanag na sakit, ay tila gusto namang bumaliktad ng aking sikmura. Ilang minuto pa ang lumipas ay inilabas ni Mang Romulo ang dala nitong asin na binili pa niya sa merkado. Pero mas lalo pa akong nagulantang nang sabuyan ni Mang Romulo ng asin ang katawan ng mga aswang na wala ng balat sa katawan. Nang mangisay ang mga ito at tuluyan ang namatay, walang sabi-sabi itong pinugutan ni Mang Arsenio, sabay isinabit naman ang ulo ng mga ito sa bukana ng kuweba bilang babala. Sa puntong iyon nakita ko rin ang malalim na hukay kung saan itinatapon ni Mang Romulo ang katawan ng mga aswang matapos balatan ng kanyang maestro. Napakaraming insekto sa hukay na iyon na kumakain ng laman at karne ng aswang. Samantalang ang balat ng mga ito ay hinugasan sa isang talon bago binagburan ng asin at ibinilad sa araw. Sa isip-isip ko ng mga oras na iyon, ganun pala kalupit si Mang Arsenio sa mga aswang. Kaya naman pala kinatatakutan ito ng mga aswang sa bundok at kapatagan. Tapatan ding inilad sa akin ng matandang ermitanyo na ang pangkat nila Mang Takay, Joshua at Terio ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman ang balikan ko sa aking isipan ang sinabi ni Mang Takay. Dito ko na napagtanto kung bakit hindi siya natatakot kay Mang Arsenio. Sa kadahilanang sila pala ang magkakaibigan, ang itinalaga ng matandang ermitanyo na magbantay sa sakahan ng mga pobre magsasaka. Iho, huwag kang matakot sa pangkat ni Takay dahil sila ay kaparte lang ng aking malakas na kapangyarihan. Kaya kahit wala ako sa kapatagan, may mga aswang na nagbabantay sa inyong mga pinaghihirapan. Sa madaling salita iho, sila ang mga disipulo kong aswang maliban pa kay Manong Romulo mo na isang mabuting manggagamot. Pasensya ka na rin kung nakita mo ang pagiging brutal ko sa pagpaslang ng mga aswang. Dahil ito lang ang paraan ko para ipamukha sa mga demonyong iyon na wala ni isa sa kanila ang pwede maghari-harian sa baryong ito. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Arsenio. Sa paglipas pa ng mga araw, inilihim ko na lang sa mga taong aking nasaksiyan sa kuwebang pinamumugaran ni Mang Arsenio sa kung papaano ito kumatay ng mga aswang. Iyon naman ay alinsunod rin sa mga kahilingan nito sa akin at respeto ko na rin. Sa bawat araw na dumadaan, patuloy pa rin gumagala ang pangkat nila Mang Takay, Joshua at Terio, upang masiguro ng mga ito na walang nananamantala sa pinaghirapan ng mga pobre magsasaka sa aming baryo. Pero alam niyo ba kahit ganong kalupit si Mang Arsenio sa mga aswang, nanatili pa rin sa aming baryo ang katahimikan? Umaga man o gabi ay malayang nagpapalakad-lakad ang mga tao nang walang iniilagan ng mga aswang. Kung kaya naman kahit ilang taon pa ang dumaan, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang sinabi sa akin noon ng matatandang magsasaka sa aming baryo. Tungkol sa pananamit na matandang ermitanyo na gawa sa balat ng mga aswang na nahuhuli at sumusubok sa kakayahan ni Mang Arsenio. Pero magpas hanggang ngayon mga kalakbay, ay patuloy ko pa rin pinag-iisipan kung susundan ko ba ang landas na tinatahak ni Mang Arsenio sa pagtugis ng mga aswang na naglipa na sa mga baryo. At kung kaya ko bang balatan ng buhay ang isang aswang, o dili kaya ay kung sasang-ayon ng aking ama na maging mangangatay rin ako ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.